Yun, guys. Okay, no? Compare dito sa dati niyang print. Ito yung dati niyang print. Ito yung dati ng Xerox. Then, ngayon, ito na, okay na siya. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Burst. Hello guys, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video ang i-upload ko. Bali, ito ngayon guys yung dinala sa atin na printer brother DCPT700W. So, ang problema daw nito guys ay yung printout niya hindi maganda. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ma-resolve ba yung ganong problema niya. Wala siyang kulay na magenta at saka yellow. So, bali, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung anong yung problema sa kulay dito sa kapag nag-print siya o kaya nag-Xerox. Ito-try natin mag-Xerox. Ito, Xerox natin to guys. Ganyan kaganda yung kulay niya. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba. Colored guys ha. Colored yung pinindot ko. Kasi yung black nito wala namang problema. So, ito guys. Tingnan ninyo. Iba yung kulay. Hindi maganda yung kulay niya. Yan. Itatry natin siya guys. Buksan. Papatayin muna natin. Shutdown natin. Yung itong paper tray niya, tatanggalin na lang rin muna natin. So, iangat natin tong scanner cover niya, guys. So, yan, may cover yan sa kanya, ito. Yan, tatanggalin natin yan. So, guys, ito muna, tatanggalin natin yung mga nakakonek sa board niya. Yung tatanggalin lang natin, yung syempre yung nakakonek lang dito sa scanner cover niya. Ito naka-color coding na rin, hindi na rin kayo mahihirapan sa pagbalik nito. Tatanggalin ko itong mga yung nakakonek lang. Pag actual nyo nang binubuksan guys, makikita lang rin naman talaga ninyo kung ano yung mga wire o connection lang na nakakonek dito. Itong white na to, ito pati ito at saka ito, kahit hindi na natin tanggalin yan. Tapos may screw lang dito na nakalagay. Then, pwede na natin tanggalin ito guys, yung kulay green na to, yung stand dyan sa gilid. Ito na siya guys. Then, itutulak lang natin to. Pataas din, tulak palayo sa atin. Yan. Then ito pa lang sa scanner niya. Tatanggalin din natin ito yan siya. Ugutin lang natin ito pataas. Yan. Ito yung itatabi lang natin guys. Bali, kung kayo lang ang gagawa guys, kahit hindi na ninyo tanggalin yun yung scanner cover. Kasi sa akin tinanggal ko kasi natatakpan yung camera natin para malinaw ninyo makita. So ito itutulak lang ninyo. Pag nakabara ito, itong printhead niya, nasa home position kasi yung printhead niya. Ito iikot lang natin tong gear na to. Ayan o. Yan, iikot natin. Yan, pag naikot na natin, ito itulak na natin. Ayan siya. Ito, bubuksan natin ito siya. Tanggalin muna natin yung power connector niya. Pagtanggal nito, ilain lang natin ito. Yung dalawang gilid. Yung takip niya lang rin naman ito siya guys. Takip ng printhead.
So, ayan na siya. Ngayon, ito yung bubuksan natin. Kasi ipapump natin yung kanyang printhead. So, kuha lang ako ng lalagyanan ko. So, kapag ganyan guys, kailangan lang natin ng syringe ito. Ito pang pump. Bali, mag-prepare din tayo ng ganito guys. Dito natin ilalagay yung ink. Tatanggalin natin ito. Pagtanggal nito, nakaklip lang naman to pag ganyan. Ayan, nakaklip lang ito guys pag ganyan. Ito. Ayan guys, so okay na. Tanggalin muna natin ito kasi nakaharang yung pinaka-board niya. Ito, itutulak lang natin tong kulay silver na to. Para umangat itong board niya sa printhead. Ito. Then ito, may dalawang black. Itutulak lang natin para matanggal itong kulay orange na yan. Ayan. So, ito na guys, natanggal na natin. Kasi nakaharang siya eh. Susunod guys, ito. Tatanggalin natin itong kulay white. Yan, ito siya. Tatanggalin natin to. Then, parang may goma pa yan dito. Tatanggalin din natin yan siya. Oh, ito siya guys. Oh. Yan. Nakalagay lang rin yan. Yan. Bago natin gagamitin itong syringe natin. Ang una, makikita naman ninyo yung kulay dito. Pahigop. Pwisto natin ito sa mismong butas niya guys. Yan. Kapag naipwisto na natin guys ay pahigop. Hilain natin pataas. Yan. Tapos ilalagay natin yung pang mga ink dito. Yan siya guys, oh. Then, dito naman tayo sa kulay blue. Yan siya guys, oh. Kasi posibleng bumara lang yan, eh. Kailangan may ganito talaga kayo guys para lalagyan na ng mga ink na matatapon. Yan siya. Igupin natin yan. Then, dipat naman tayo sa magenta. Then, kapag napahigup na ninyo guys, pabuga naman. Para matanggal yung bara niya. Natin. Kailangan lang talaga natin guys ng tissue. Yung black hindi na natin ginalaw kasi okay naman yung print niyan. So ngayon, itatry na natin ibalik. Ibabalik na natin ito guys ha. So, tatakpan na natin. Yun. Ibabalik na natin yung cover guys. I-ayos dapat natin pagbalik nito para pag ibaba natin yung scanner cover, hindi siya nakaangat. Hindi siya nakaangat. Ayan siya guys, kailangan ito. Walang nakaangat dito. Ibalik natin yung power cord niya. Kasi i-cleaning muna yan siya guys para yung mga ink na nag-gap doon sa hose niya. Balikan. Bali, i-cleaning natin guys. I-open ko. Ayan, colored lang i-cleaning natin guys. So, tapos na guys. Mag-try tayo mag-print. Yun guys. Okay na, no?
compare dito sa dati niyang print. Ito yung dati niyang print. Ito yung dati ng Xerox. Then, ngayon, ito na, okay na siya. So, na-resolve na natin, guys. So, kung nakatulong sa inyo yung video na ito, guys, pa-like and share na rin at pa-subscribe at pa-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest sa mga video yung i-upload ko.